Magandang araw mga kapalay! Oras na naman upang palaiwakin ang ating kaalaman at kakayanan tungkol sa pagpapalayan. Pagkatapos ng halos 3 buwan ay natuto tayo ng tamang paghanda ng lupa, nutrient management, pati na rin ang tamang seeding rate. Ngayon naman, pag-aralan natin ang tamang pamamahala ng peste. Makakasama po natin ang isa na namang eksperto mula sa DA Field Rice na mag-share sa atin ng mga rekomendasyon para sa mas epektibong pest management. Siyempre, meron pa rin tayong featured vlogger of the week at abangan nyo rin ang announcement ng mga mabibigyan ng Sagana Points this week. Pati na rin ang ating palaisipan question of the week. Ako po si Catherine Vital at oras na para palaiwakin ng galing! Yun pala yun! Yun pala yun! Yun pala yun! Ay, yun pala yun! Yun pala yun. 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 Gaya ng naipangako namin kanina, pag-uusapan natin ngayong hapon ang tungkol naman sa pamamahala ng mga peste. Dapat nga ba silang puksain agad-agad? Makakasama po natin ang Supervising Science Research Specialist mula sa DA Philroy, si Dr. Glenn Ilar. Magandang hapon, Dr. Glenn. Yes, good afternoon, Miss Cathy, and sa ating mga manunood, lalo-lalo na ang ating mga farmers. Ano-ano nga po ba yung maituturing na peste sa ating palayan? Well, masasabi natin peste kung ito po ay nakakapaminsala na dun sa ating mga halamang palay. So, kagaya for example ng daga, ng damo, ng golden cohol, ibon, and then meron tayong mga sakit at mga insekto. So lahat po yun ay kinukonsider natin sila peste sa palayan. Para po sa mga magsasaka natin, meron po bang tamang pamamaraan ng pamamahala sa mga ito? Yan, magandang tanong yan, Miss Cathy. Ito yung importansya ng tinatawag natin na training kasi dito mas magiging magaling ang ating mga magsasaka na kung saan mas ma-identify nila itong mga sinasabi nating mga organismo kung sila po ba talaga ay nakakapaminsal o hindi. Kasi meron tayong tinatawag sa konsepto ng pest management na hindi naman lahat ng nakikita natin na nandun sa ating palayan ay makukonsider na natin silang mga peste. Mas kukonsider lang natin silang peste kung sila po talaga ay nakakapaminsala na dun sa ating alamang palay. So, importante po talaga na makapag-aral yung ating mga farmers sa mga nilulunsad nating mga pagsasanay o training para mas maging maalam po sila na mag-determine kung ito bang mga nakikita nila doon sa palayan nila ay talagang magdudulot ng insala doon sa kanilang halaman. Sige nga, Doc. Sampulan mo nga kami. Sino ba yung mga tatawagin nating, ano bang tawag doon? Good or bad? May ganun bang peste? Ang tawag namin po sa kanila, Miss Cathy, are natural enemies. Kumbaga, likas na kaaway ng ating mga organismo or mga insekto din na nasa palayan. Kasi hindi lahat po ng nakikita po nilang organisms na nandun sa palay nila ay mga tinatawag na nating mga peste o talaga yung mga namiminsala. Meron po tayong tinatawag na mga natural enemies na kung saan ito yung mga sinasabi na natin mga biological controls. Ito yung mga katulong ng ating mga magsasaka na pamahalaan yung ating bukid. Nakakatuwa nga, Miss Cathy, kasi kung hindi lang natin sila i-disturb, no? Nandyan lang sila sa ating palayan, ay mas ma-develop natin yung balance na ecosystem na sinasabi natin. At sila po yung sinasabi natin, katulong natin para pangalagaan yung ating mga halamang palay. Pero nakakalungkot, Miss Kat, kasi ito yung mga unang natatarget doon sa sabihin na natin maling gawain ng ating magsasaka kasi minsan makakita man lang sila ng medyo lumilipad-lipad doon sa kanilang mga palayan ay agad-agad po nilang yung unang sandalan yung tinatawag natin na chemical control. At ito yung nalulungkot ako kasi yung ating mga sinasabi natin mga kaibigang kulisa ay sila din po ay mga namamatay. So kaya importante po talaga na mapag-aralan ng ating mga magsasaka para mas maging magaling silang magdesisyon pag pinag-usapan natin ay pest management. Sige nga, Doc, sino nga po ba yung mga tinatawag nating natural enemies sa palayan na wag dapat agad-agad ay puksain?
Yeah. So ito yung miscut, ito yung sinasabi natin nga ng mga biological controls. Meron tayong tinatawag na tatlong P para hindi na mas malito pa yung ating magsasaka. Unang P yung tinatawag natin ng mga predators. So itong mga predators na to, ito yung talagang kumakain sa ating mga insekto doon, yung mga uod, yung maliliit na adult, no? So ano ba example ng predators? Kung familiar kayo yung sa tutubing karayom o mga dragonflies, those are example of our predators. Isa pa po na napagkakamalan po nilang kaaway nila, yung tinatawag natin na pagungpagungan, ano? O kaya yung coccinellid. So, mga magsasaka, pag nakakita na sila ng ganon, yung pagungpagungan, ay talaga pong akala nila ay peste yun, kaya nag-i-escape sila. Pero hindi po, kasi sila po ay predators. Sila po ay magaling kumain ng mga adults, ng mga insekto natin, at mga larvae o mga uod ng mga insekto. Number 2 na P, yung tinatawag natin na parasitoids. Sino ba itong mga parasitoids na to? So ito po yung mga putakte, no? Bakit sila tinawag na parasitoids? Because they parasitize. O iniitlogan din nila yung mga itlog o yung mga uod ng ating mga pesteng punsa. So instead na minsan ang lalabas na sa itlog ni, for example, ni stem borer, dahil pinarasitize ni parasitoid, ay mismo yung lahi ni parasitoid ang lalabas. Wala na pong lalabas na lahi ni stem borer. Okay? And then last na P po ay tinatawag natin na pathogens. So sino ba itong mga pathogens na to? So ito yung mga fungus, mga useful fungus na tinatawag natin. So kung familiar tayo sa Metarhizium, no, yung Trichoderma, yung Bovaria, no? Ito yung may example na mga useful na fungal or fungus na pwedeng gamitin natin para mapuksa yung ating mga kaaway. Example na lang po dyan yung rice black bug na kung saan yung Metarhizium natin ay napakagaling para kontrolin itong rice black bug. So lahat pong tatlong tinato, Miss Kat, ito yung tinatawag natin na biological features or these are our natural enemies. Mm-hmm. So yan na mga kapalay, tandaan nyo lang yan, tatlong P na yan para alam nyo kung sino yung kaibigan nyo sa palayan at sino yung talagang kaaway. So ngayon alam na natin, Doc Glenn, na hindi pala dapat lahat ay puksain. Paano na po yung gagawin natin pamamahala ng ating palayan? Hindi naman pwedeng magsaspray halimbawa tapos sabihin mo sa spray, o iwasan mo itong mga kaibigan natin. Ha? Ano po yung dapat gagawin kapag meron tayong nakita? Pag pinag-usapan kasi natin, Miss Kat, ang pest management, meron tayong tinatawag dyan na apat estratehiya or pamamaraan. Una po dyan yung tinatawag natin na cultural control. Sana po ang ating magsasaka ay unahin niyang gamitin yon kasi meron tinatawag tayong IPM pyramid control. No? So una yung tinatawag natin na cultural, yun yung pinaka-base talaga, no? So ano ba yung cultural ng pamamalaan? So una na po dyan yung pagpili mismo ng binhi na gagamitin. So dapat gumamit ka na ng ma-resistensyang binhi. So sinasabi doon sa Kishek 1, diba, gumamit ng dekalidad ng binhi ng rekomendadong variety. So una doon pa lang sa Kishek 1, o magagamit na natin tinatawag natin na cultural method. Isa na po dyan din yung sinasabi natin na sanitation, yung kalinisan. Kasi minsan, pag madumi yung ating bukid, eh talagang mas maraming peste na maglulugad doon. Example na dyan yung daga. So, cultural, ayun, sanitation. Number 3, yung sinatabi na din natin sa Kishek 2, yung tamang paghahanda sa lupa. Alam ko, natalakay na yan sa previous episodes natin, na pag maganda talaga ang paghahanda ng lupa natin, yung ibang peste natin ay mas maiwasan na natin. Unang-una na dyan, yung damo. So, yung damo na peste natin ay mawawala na siya pag maganda yung land preparation. So, number 2 pamamaraan is yung tinatawag natin na physical control and mechanical control. So, ano nga ba itong physical control? Of course, pag may nakita na tayo, eh bakit hindi pa natin alisin? So, meron nga kaming sinasabi minsan na politicide, kaya tiricide. Pag nakita mo na siya, tirisin mo na, no? Tiricide. Pag nakita mo naman yung puhol na, no? Pulot na, mga ganun. So, yun yung mga physical control natin. Or, sometimes we can use mechanical controls. Example dyan, yung, for example, yung para ma-manage natin yung damo. So, meron tayong rotary weeder na ginagamit. So, pwede natin gamitin yun. So, yun yung physical and mechanical control.
Pangatlo po, dyan na po pumapasok yung tinatawag natin na biological control. Yung sinabi ko kanina na tatlong P, dapat pangalagaan natin yan kasi sila po ang mga kasama natin. Sabi nga natin, they are very cheap. No? They are permanent. Kung hindi natin sila i-disturb, nandyan lang po sila. At sabi nga, hindi natin sila sinusweldoan. No? 24/7, they, ginagawa nila yung duty nila sa booking natin. Minsan, pag nag-discuss nga ako, Miss Cathy, lagi kong in-example ito, na ang mga palayan din natin, meron silang mga forces, no? Kagaya sa atin, sa tayong mga tao, meron tayong mga forces na kung saan sila yung nagpo-protect sa atin. So, doon din sa bukid, meron tayong mga armed forces, meron tayong mga air force. Sino yung mga air force? Ito yung mga tutubing karayo, mga tutubi, yan. Sino yung mga MMDA natin, yung mga pulis natin? So, sila yung mga nandun naman sa puno ng halaman natin. And meron din tayong mga tinatawag na marines. Kasi kahit doon sa tubig, meron po tayong mga kaibigan doon na puprotekta din sa ating mga halaman. So, those are our biological control. And last but not the least, yung tinatawag natin na chemical control. So, kaya siya pyramid, sinabi natin, sila yung chemical talaga, sana yung pinaka-last resort ng magsasaka natin. But yun yung nakakalungkot kasi minsan, instead na cultural ang mauuna, yung chemical ang inuuna ng ating magsasaka. And alam naman po natin, nakapag-chemical ang uunahin po natin, mas marami po tayong magiging problema pag ang pinag-usapan natin ay pest. Di ba, Dok, may epekto rin kapag sobra-sobra din yung ginamit mong pesticide sa ating pananim? Opo. Yan yung nagiging problem natin. Kaya kung mapapansin nyo or siguro nabalitaan nyo na kung bakit ang Bulacan ay nagka-hyperburn sila nung brown plant hopper because of the frequent spraying ng ating mga magsasaka. Bakit? Kasi pag lalo tayong nag-i-spray, buti sana kung pag nag-i-spray si farmer, ang natatamaan lang talaga niya, yung talagang kaaway niya, no? Eh, hindi naman niya mapipili kasi lahat ng matatamaan doon, kahit yung mga kaibigan natin pulisa, ay mamamatay din. So, instead na yung populasyon, o kaya yung population ng ating mga natural enemies ay tataas o mapaparami pa nila yung mga sarili nila, dahil patay na sila, kung meron mang natira dun sa bukid, ay mas mahirapan po silang magpadami ng kanilang lahi. At ang nauuna na magpadami ng lahi nila ay yung mga kaaway natin. So nagkakaroon talaga yung tinatawag natin na pest resurgence kapag gumagamit tayo frequently ng chemical control. Ayan, ang dami na natin natutunan kaya dapat talagang hindi agad-agad na gamitin ang chemical. Number 4 pa pala yun, yung iba nating mga kapalay ginagawa siyang number 1. Number 1. Dok, itong mga nakaraang taon, meron ka bang naaalalang talagang grabe pang mga pananalasa ng peste sa buong Pilipinas? May matatandaan ka ba? Bukod po doon sa nabanggit niyo tungkol sa Bulacan. Yung doon sa ano naman, sa Bicol, but hindi siya sa insekto, kundi sa tungro naman, isang sakit na kung saan ang dagdadala sa kanya yung insekto nga po, yung berlingusong kabayo. Yun naman po, meron tayong parang outbreak ng tungro doon sa Bicol ngayon. So, kaya ang advice natin sa mga farmers doon is sana ay gumamit na muna sila ng isang variety kung saan siya ay talagang very resistant doon sa virus para ma-stop, no? Or mapatay natin yung pag-continue ng virus na yun. Kaya meron naman pong na-develop ang Philrice, yung tinatawag natin ng mga matatag varieties na kung saan pwede gamitin ng ating magsasaka. Gagamitin lang naman nila yung para ma-stop na. After na ma-stop yung occurrence ng disease, pwede na ulit silang gumamit yung variety na ginagamit. And yung mga nakakaraan siguro, I don't know kung maalala ng ating mga farmers, pag yung sinasabi natin na mag-quick turn around o yung nakakapagtatlong taniman yung mga magsasaka natin, ay mas lalo po tayong nagkakaroon ng problema. Kasi remember, sinasabi natin sa key check number 3 ay dapat magpahinga yung lupa. E pag hindi natin napagpapahinga po yun, ay continuous po yung life cycle ng ating mga insect pests or mga diseases. So tuloy-tuloy din na may problema yung ating palayan. Eh sir, minsan talagang mahirap kumbinsihin yung mga iba nating kapalay kasi ilang beses na nilang ginagawa yun, paulit-ulit.
paano po dun sa mga natatakot kasi kinakain na ng peste yung mga palay nila? Ano pong advice nyo? Yeah, napakagandang tanong yan, Miss Kat. Una sa lahat ay yun, challenging talaga yan yung paano natin mabago yung paniniwala o nakaugalihan ng ating magsasaka. Alam naman natin na very famous yung saying na yung minsan yung magsasaka pag di niya nakikita, hindi yan naniniwala. So, kaya importante talaga mag-aral yung ating mga magsasaka para mas lumaling sila. Pero gusto ko na lang din idagdag ito, Miss Kat, na huwag mag-alala yung ating mga magsasaka kapag meron silang nakikitang mga sira ng kanilang palay, kinain ng uod o kung ano man. Huwag po silang mag-alala kasi meron po yung sinatawag natin na compensatory ability yung halamang palay natin. Pwede niyang, kung may nasirang dahon, pwede siyang mag-produce ng bagong dahon. No? Kung may nasira naman pong pillars or suwi, pwedeng mag-produce pa rin ng bagong suwi yung ating halamang palay. Doon naman pag older na siya, yung medyo matatanda na siya at hindi na siya makapag-produce pa ng bagong dahon o makapag-produce pa ng bagong pillars, yung tinatawag nating compensation doon ay mapasok doon sa pwedeng yung mas marami ang kakainin ng mga natirang suwi, no? Kaya huwag siya mag-alala kasi yun yung tinatawag natin na compensation. Walang masyadong pagbabasaan nila kahit merong damage yun kasi yung mga natitira, no, natitirang suwi doon ay sila po yung kakain ng mas marami. Ang lagi ko na lang in-example dyan is, for example, may pizza ka, no, at walo kayong magkakapatid, no, and then dahil wala yung dalawa mong kapatid, so anim na lang kayong maghati-hati dun sa pizza. So dahil anim kayong naghati-hati dun sa pizza, mas madami kayong nakain at mas nabusog kayo. Ganon din po yung ating halaman. Dahil dun sa mga natira natin, mas marami na silang nakain. Mas pwede nilang pabigatin yung mga butil nila. So yung nawala o yung losses brought about by dun sa dalawang nasira natin ay i-compensate mong mga natin. And then, gusto ko na lang din ipasok dito yung tinatawag natin na at very early stage, yung tinatawag natin na vegetative, yung very young pa yung ating mga halamang palay, ay okay lang po na may madamage po sila doon kasi yun pa yung medyo vigorous po yung ating mga halaman at nakapag-produce talaga po sila ng mga bagong dahon at mga bagong suwi. And rule of thumb, ito yung sinasabi namin sa pest management, that the first 30 to 35 days pagkalipat tanim, ay kahit hindi po kayo mag-spray po, ay okay lang po because you have the natural enemies in your job. Naku, Doc, feeling ko ang dami ngayong napapa. Naku, guilty ako dyan sa mga sinabi ni Doc na dapat huwag gawin, ha? Kaya ngayon po ay itama pa natin at basagi natin yung mga maling paniniwala ng iba nating kapalay. Sabihin niyo po, Doc, ha, kung tama o mali. Okay. Kung nakikinig kayo, dapat alam nyo na yung sagot sa number one, ha? Lahat ng peste ay dapat patayin agad. Yeah, mali po. Yeah, dahil sabi ko nga kanina, ay hindi naman po mo meron ng damage ng, halimbawa, insekto yung ating halamang palay, ay kailangan na natin silang buksain, no? O kaya patayin, no? Yun nga, sabi nga natin kanina na yung halaman palay natin ay meron siyang kakayahan na compensate doon sa damage na yon. So, aalalahanin po natin, ang isang konsepto nga po sa pest management, ang sinasabi na dyan is, hanggat hindi na-reach yung intolerable level, kahit may nakita po dyan na insekto, ay hindi mo siya mako-consider siya na as peste. Kasi sinabi lang natin peste kapag talagang nakaka-cause na siya ng damaging level. Okay, pangalawa, Doc. Dumadami or lumalaganap ang peste, depende sa panahon. Yeah, tama po yun. Kasi meron tayong mga peste na mas sa panahon. Example, sabihin ko na lang muna na baka ang tinutukoy mo dyan na panahon is either dry season or wet season, tag-ulan o tag-araw. During tag-ulan kasi, mas marami po tayong na-o-observe na mga pests, particularly yung sakit, no? Nandyan po yung mga bacterial diseases, fungal diseases, kasi mas favorable o tinatawag natin na favorable yung condition para po sila magparami. So, yun po ang sa ating tanong na kung ba
meron bang epekto yung panahon sa pagdami ng ating. Pangatlong tanong, tama o mali, meron po tayong pwedeng gawing pesticides gamit yung mga bagay na makikita natin sa ating bahay? Yes, tama po Miss Cathy. Meron tayong mga tinatawag na biopesticides na pwede rin natin gamitin sa ating palayan. But normally, itong mga biopesticides, ito yung mga nire-recommendan din namin sa mga vegetable farmers natin. Pagdating po kasi sa rice, parang hindi masyadong attractive itong biopesticides kasi talagang matrabaho talaga siya. Pero there are talagang farmers natin na talagang matyaga din, lalo-lalo na din sa mga areas na kung saan bawal o kaya hindi nilaga, ina-accept nila yung paggamit ng mga chemical. So ito yung mga ginagamit nila, yung mga biopesticides. Meron po kasi tayong mga halaman, no, na nandiyan lang sa ating tabi-tabi na meron tayong tinatawag na mga insecticidal property. Example nandiyan, yung tinatawag natin kakawate. So kung familiar kayo sa kakawate, yan, mataas po ang insecticidal property niyan. Yung tinatawag din natin na neem, no, yung mga leaves noon, pwede natin kunin at gawin natin siyang biopesticide. Yung sili, ginagamit din po yan. So didikdikin nyo lang yung sili, lalagyan nyo lang po ng tubig, pwede nyo na pong i-spray sa mga halaman po natin at napapatay po nila yung iba nating mga kaaway doon. So ito po yung mga makikita natin sa ating bahay. Yun, bawang pa po pala, pwede nyo gamitin yun as biopesticides. So yun po Miss Kat, yung mga example ng ating biopesticides. Ayan, at panghuli po, tama o mali, magandang magtanim ng ibang klase ng halaman kasama ang palay. Yes, so yan nga po yung bagong trend ngayon, no? May tinatawag tayong ecological engineering. So ito yung, or sinasabi nila habitat manipulation. Bakit manipulation? So dahil sa pagtatanim natin ng mga plants na namumulaklak, mas nakaka-attract tayo or mas na-attract natin yung mga kaibigan natin na kulisap, yung mga sinabi ko kanina ng mga natural enemies natin. So pag nagtanim po tayo sa mga paligid ng ating palayan, ng itong mga namumulaklak na to, mas na-encourage natin yung pagdami ng population ng ating mga kaibigan kulisap at sila yung makakatulong dun sa ating palayan. Ayan mga kapalay ha, marami tayong natutunan na tamang pamamaraan sa pamamahala ng peste. Ngayon naman kilalanin natin ang ating magsasaka mula Nueva Ecija. Ngayong hapon ang ating kwentong bayani ay tungkol sa isang magsasaka. Nakaka-graduate lamang sa ORSEF FFS sa Nueva Ecija. Walang iba kundi si Ginoong Henry Ramos. Magandang hapon Kuya Henry, kumusta po? Hello, magandang hapon po. Maayos naman po tayo ngayon at tayo naman ay kumbaga handa na sa pagsasaka dahil nga po tayo ay nagtapos na sa training ng FFS Palay Check System. Ayan, congratulations, fresh graduate itong si Kuya Henry. Gaano katagal na po ba kayo nagsasaka? Mula nung ako'y nagsaka ay may 15 taon na po mahigit. Matagal-tagal na pala nagsasaka itong si Kuya Henry. At ano po yung ano nyo, kadalasang gano'ng kadami po yung inyong ani? Kadalasang ani natin kada ektarya pagka main crop, yung first cropping na sinasabi, maabot minsan ng mahigit 100. Minsan pagka second crop ay hindi ito umaabot ng 100 dahil sa kakulangan ng tubig sa ating pagkakarap. Naranasan niyo na po bang atakihin ng peste ang inyong palayan? Actually, atakihin pa lang sana. Kumbaga, dahil nga sa ipag-atakin, matatandaan natin una yung black bug. So, kumbaga, kagandahan lang sa akin, hindi masyadong na-atake. Kumbaga, some part lang ng aking sakahan ang na-atake. Kapag po kayo ay nagtatanim sa inyong bukirin, ano po yung kumbaga sistema nyo na ginagawa pagdating po sa pamamahala ng peste? Bali, sa pamamahala ng peste nung una, dahil hindi pa naman ako nakapag-aral noon, pag nagtanim na ako, pag nakapagpatanim na ako, ayan na, naghahanda na talaga ako pag panlaban ng peste.
ako ay bumibili na ng mga iba't ibang klaseng gamot or insecticide para kumbaga yung sinusunod kasi natin yung mga technician ng mga chemical company. So yun na yun ang ginagawa natin noon. So yun yung mga paghahanda ko nung una. At ngayon, siyempre, dahil nakapag-aral na nga tayo, hindi na natin gagawin yun. Pero ano yung mga obserbasyon nyo po doon sa ginagawa nyo noon pa? Na yung tipong pagkatanim, automatic, magpapa-bomba ka na ng fertilizer. Ano po yung mga naging obserbasyon nyo? Ang nakita ko yung ginagawa ko para sa pag-control noon, oo, na kumbaga may schedule ako ng pag-spray. Pero yung pag-atake, minsan andun pa rin. Kumbaga, hindi ko alam dahil kumpleto naman tayo ng gamot. Pero may mga pag-atake pa rin na nangyayari. Ano po yung mga common, kumbaga, na peste na nakikita nyo sa inyong bukid? Ang nakikita ko yung rice bug. Yan. Yun yung mga madalas kung magpagka medyo ano na, pagka nagbubutil na, ayan na yung rice bug hanggang sa pag-ani. Yun nga maraming walang laman. Puntahan naman natin, Kuya Henry, yung inyong pagpasok sa RCEF FFS. Paano po kayo nahikayat mag-enroll? Nung naipagpaalam sa atin na actually, wala nga ako sa, kumbaga, hindi tayo kasama sa listahan, pero nakipag-ugnayan po tayo na kung po pwede sana na maisama yung aking pangalan para madagdagan yung aking kaalaman sa pagpapalay. Kumusta po yung naging karanasan nyo dun sa mga training? Gaano katagal po ba yung inyong programa? Yung karanasan natin doon, kumbaga hands-on tayo na kumbaga binibisita yung mga palay na itinanim. So, ayun, kumbaga nakita natin yung tamang paraan para lalo na sa pangangalaga sa ating palayan kung kailangan na ba mag-spray o hindi pa. So, maganda dahil based sa aking kaalaman or experience na pag nagtanim na, kumbaga andyan na yung gamot, binili ko na lahat. So, yun yung una, yun talagang tumatak sa akin na yun ang kailangan kong baguhin. Kumbaga, tapos yung mga ibang karanasan na atin na nakamit, syempre yung mga pakikipag-ugnayan na rin sa mga kasama natin magsasaka na lalo na dahil grupo nga kami nag-aaral. So, kumbaga, kahit pa paano na paglabas namin, kumbaga, mas kailangan pala na mag-uusap-usap dahil nga kailangan ang pagtatanim nga ay sabayan, pagtatanim. So, yun, napakalaking bagay na natutunan namin dito sa FFS. Ano naman po yung naging reaction nyo na nung nalaman nyo na hindi naman pala kailangan magbomba? So, ibig sabihin, yung palang dating pinaglalaanan nyo ng pera para sa fertilizer, pwede nyo palang magastos sa iba pang pamamaraan. Kaya nga po dahil kung binili mo na kaagad, ibig sabihin gastos na yon. Hindi mo man ito magamit, gastos na rin yon. So, malaking natutuwa ako dahil makakatipid na ako. Na hindi mo na palang kailangan na bumili ka agad ng mga pestisidyo para kontrolin ito. So, dahil nga sa FFS, yung mga pamamaraan na kailangan gawin dapat nang maisagawa, lalo sa akin dahil nga gusto kong kumita ng malaki. So, kailangan magtipid-tipid. Sabi nga din na, tipid-tipid pag may time. Tama yan, Kuya Henry. Ano ba po yung iba niyong bagong natutunan dun sa pagpasok niyo po sa FFS? At ano po yung mga dati niyong ginagawa na dapat pa pong itama sa susunod niyong pagtatanim? Ang isang malaki rin dahil lahat naman ng natutunan natin sa FFS
Ang isa ay yung pagpapahinga ng ating lupa. Dahil napansin ko nung sa mga nakaraang pagtatanim, lalo na pagka second crop, ang practice kasi sa amin, pagkatanim ng palay, hanggang sa maani, kumbaga bago ito maani, nagpupunla na kami. At pagka naani na, isang linggo or hanggang limang araw, ay nagtatanim na kami ulit. So, mapapansin mo, wala talagang paghahanda. At hindi na ipapahinga yung lupa. Yun ang napansin ko na pagka yun nga, hindi nga nakapagpahinga, hindi maganda yung nagiging bulas ng aming palay, lalo na sa second crop. Kaya yun ang isa sa mga napakahalaga na natutunan sa FFS. Sa tingin niyo po itong katulad ng pest management, itong pagpapahinga at paghahanda ng lupa, sa tingin niyo po ba ito ay magagamit at uulit-ulitin niyo pa sa susunod na pagtanim niyo sa inyong bukiri? Oo naman, dahil yun nga, nalaman lang natin yung teknolohiya na dapat natin gawin. Itutuloy natin yun at kung maaari pa, kung hindi man makapag-aral pa yung mga kasama ko sa kalapit bukid, kung may hikayat ko na gawin namin yung mga natutunan ko dito sa FFS, may share ko naman sa kanila. Kasama muli natin sa ating balitaktakan si Dr. Glenn Ilar, maya-maya lang. Hindi kailangan magbomba ng insecticide 30 araw pagkalipat tanim. Dahil sa bata pa ang pula, kayang-kaya pa nilang makarecover sakali mang atakihin ng pesteng insekto. Kaya naman hindi mo na kailangan pang mag-spray ng insektisidyo. Bukod dyan, hayaan natin ang mga kaibigang organismo tulad ng gagamba, tutubi at kuliglig ang pumuksa sa mga peste na yan. Para sa karagdagang impormasyon, call or text 0917-111-7423 o 0920-946-2474. Dok Glenn, ano nga ba yung pinakamabisang pamamaraan para malaman mo agad kung sino yung kaaway at kakampi mo sa palayan? Yeah, Miss Cathy, napakaganda yung tanong na yan. No? So of course, para mas ma-determine ni magsasaka yung kaaway o kaibigan, ay importante yung makapag-aral sana po siya. So marami naman po tayong mga dinadaraos na mga pagsasanay, mga trainings, yung mga farmer field schools natin ay doon po sila dumalo sana para mas ma-empower po sila, mas ma-enhance yung kanilang mga knowledge at skills, particularly po doon sa pag-manage po nila ng pest. Kuya Henry, ikaw, bagong-bago ka palang graduate, nasubukan mo na bang gawin yung mga natutunan mo sa iyong training, sa iyong sariling palayan? Bali, dahil katatapos lang po natin ng pag-aaral ng FFS nakaraang linggo, hindi pa, ngayon palang gagawin natin. Sakto nga dahil sa panahon natin ngayon, sakto yung pag-ahanda natin para sa main craft. So, magagamit na natin ngayon yung ano bang napag-aralan natin dito sa FFS. Ano naman po ang inyong maibibigay na payo sa ating mga kapalay pagdating sa pagtitraining at pati na rin po tungkol sa pamamahala ng peste, Dok Glenn? Yeah, gaya ng sinabi ko kanina ay dahil napakarami po nating mga programa ngayon ng ating gobyerno, lalong-lalo na itong RCEF na natin, ay sana po yung ating mga magsasaka ay encourage them to participate or join sa mga training na to kasi ito yung susi na kung saan pwede nilang mapalago pa yung kanilang mga kaalaman at kakayahan, lalong-lalo na po dun sa pag-manage po nila yung kanilang halamang palay. Wala naman pong mawawala sa kanila dahil ito po ay libre, no? Meron pang allowance, lalong-lalo na po kung doon po sila sa mga farm schools mag-enroll ng mga pagsasanay nito. So, sana magbigay po sila ng panahon para matuto po sila at dumalo ito dito sa ating mga pag-aaral na. Kuya Henry? Yeah, tama nga po na malaking ang may tutulong sa amin, sa aming mga magsasaka, lalong-lalo na sa akin. Ako mismo yung namamahala sa aking lupa, tinatanda ng palay. So, bali, malaking bagay ang mga pag-aaral. Ito yung magiging gabay para mas mapamahala ang mabuti at makamit yung mataas na amin at
masaganang, siyempre, pamumuhay pag nakumita. Yung mga natutunan mo tungkol sa pest management, sa tingin mo ay mabilis at madali mo lang may a-apply sa iyong sariling bukirin? Para sa akin, madali. And, nung una kasi, ako mismo talaga kumbaga, dahil sa kagusto akong umano ng mataas. Bali, pagka nagkapagtanim na ako, hinahanda ko na kaagad yung mga insecticides na kailangan natin gamitin. Pero dahil nga sa pag-aaral pa na hindi. So, malaking bagay. Dahil mga mas may apply ko. Dahil gusto kong makatipid din para mas lalong lumaki ang kita. At panghuli na lamang po, Doc Glenn, mensahe po sa ating mga nanonood at mga kapalay all over the country. Yes, maraming salamat sa pagkakataong ito, Ms. Catherine, para maibahagi ko rin yung kaalaman ko dun sa pest management. So sa ating mga magsasaka, ang aking payo po sa inyo lahat ay kung may pagkakataon po na kayo po ay makadali po sana sa ating mga training o mga pagsasanay na inilulunsan sa inyong mga lugar, ay huwag po sana kayong mag-apubiling mag-participate dito. Napakadami pong ayuda ngayon ng gobyerno natin. So sana po samantalihin natin ito habang nandyan pa po yung mga ayuda na yan. Kasi I'm sure na lahat naman po ito ay para sa inyong mga magsasaka. Doon sa mga magsasaka natin na nagmamanage na po ngayon ng kanilang crops, lalo na yung mga nakapagtanim na, importante yung tinatawag po natin na regular monitoring sa ating bukid, lalong-lalo na pagdating sa mga peste po natin. Marami nga po tayong mga magsasaka, sabi nila, nagre-regular monitor, pero monitoran lang, nandun lang naman po sila sa pilapil. So pag sinabi po natin monitor, ay dapat po talaga natin i-assess, lapitan natin yung ating mga halamang palay at tingnan po natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanila. Kasi naniniwala ako, Ms. Cathy, na kapag ang isang magsasaka ay talagang nagmumonitor sa kanyang bukid, ay hindi po siya na sinasabing naanuhan nung mga peste natin. Hindi siya nabubulaga ba? Kapagbating na doon, ay bakit ganito na itsura nung palay ko? So, importante po talaga yung regular monitoring natin. And of course, yung sinasabi natin sa palay check system na sana po ay magawa po natin lahat ng mga tinuturo sa atin sa mga previous natin na webisodes dito sa Palaywakin, ay ating isipin ulit doon. Balikan ulit natin yung mga napag-aralan natin. Kasi lahat po naman po yun ay may kinalaman po sila pagdating sa tinatawag natin na pest management. So, yun po ang aking mensahe po sa ating lahat. Kuya Henry, mensahe po sa inyong kapwa magsasaka. Para sa aking kapwa magsasaka, kumbaga, kung ano man po yung mga matututunan natin sa training. At kung may training na i-offer para sa atin, ay huwag tayo magdalawang isip. Dahil ako mismo, nung nalaman kong may pa-training ang P-Rice regarding FFS, hindi ako nagdalawang isip dahil alam ko ito ay makakatulong para sa akin, sa aking pagsasaka. At alam ko yung pamamahala ko na ay may pagkukulang. So nakita ko nga habang nagtitraining kami, ayun, nakita ko na kung ano yung mga pagkukulang ko. So at least ngayon, pagkatapos ng ating training, makakapag-training kayo, masisigurado ko na yung inyong ani ay makakabit nyo yung ani na mataas at hindi na kayo masyadong gagastos. Kaya sa mga kasama ko na magsasaka, basta mag-training po tayo, ito sa pag-aaral dahil ang teknolohiya ay lagi naman pong binibigay ang ating pamahalaan. So, ayun, yun po. Maraming salamat. Maraming salamat, Kuya Henry Ramos mula sa Nueva Ecija at sa ating Supervising Science Research Specialist mula sa DA Philrice, Dr. Glenn Inar. Mga kapalay, huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Palaywakin ng Galing. Yun pala yun. Alam kong hinihintay niyo na to. Narito ang ating tanong.
at nanalo sa ating palaisipan question of the week. Kumpletuhin ang pangungusap. Urea o ammonium sulfate ang ilalagay sa panahon ng pagsusuwi at B. Paglilihi. Ako po si Darlino Amer ng Candelaria, Zambales. Ang sagot ko po sa tanong kumpletuhin ang pangungusap, urea o ammonium sulfate ang ilalagay sa panahon ng pagsusuwi at paglilihi. Palay wakin ang galing. Yun pala yun. So ako nga po pala si J-Boy Dimakiling ng Gandara Samar at ang sagot ko po sa tanong na kumpletuhin ang pangungusap na urea o ammonium ang inilagay sa panahon ng pagsusuwi at paglilihi. Palaywakin ang galing. Yun pala yun. Ako po si Maybe Jean Umbana ng Mindanao. Ang sagot ko po sa tanong na kumpletuhin ang pangungusap, urea or ammonium sulfate ang inilalagay sa panahon ng pagsusuwi at yung sagot ko po ay letter A, paglilihi. Palaywakin ang galing. Yun pala yun. Maraming salamat po. At dahil nga po papalapit na ang Father's Day, narito po ang ating palaisipan challenge of the week. Bayani ang tatay ko, puro challenge. Magsumitin ng larawan ng inyong amang magsasaka at kumpletuhin ang pahayag na ito. Ang aking tatay ang aking bayani dahil. I-comment lamang po ang inyong sagot at entry sa aming Facebook page. Ngayong linggo ay may bago tayong featured kapalay na marahil ay kilala ng ilan sa inyo. Narito po ang ating magsasakang reporter na si Ginoong Merlaison na magbabahagi ng kwento ng isa ring kapwa magsasaka. Ang magsasakang reporter po ay dumayo ng Santa Cruz, Zambales. Personal ko pong sinaksiaan ang pamibigay ng knowledge product ng RCEP Extension Program o libreng training, kaalaman sa pagsasaka sa ating mga kamagsasaka sa lugar na ito. Namigay din po ang DAP rice ng sakosakong binhi ng palay. Isang truck na binhi ng palay ang naipagkalupo sa ating mga kamagsasaka sa lugar na ito. Ang 7,640 na kaban na libreng binhi ng palay ay kaloob po ng RCEP Extension Program. Ilan po sa mga magsasaka na nakatanggap ng pre-seeds ng palay ay taus-pusong nagpapasalamat sa proyektong ito ng pamahalaan. Malaking pasasalamat po namin sa inyo dahil may ang programang inyo pong ito ay malaking tulong namin sa aming mga farmers. Ilang taon na rin po na natanggap po namin sa DA. Nagpalaro po ang magsasakang reporter, nagbigay ng kagalakan at tuwa sa ating mga piling magsasaka dito sa Santa Cruz, Zambales. Tanong, asan ang sagot? Abangan po ninyo ha, sama-sama po nating palaywakin ang galing. Yun pala yun! Maraming salamat po sa lahat ng sumali sa ating Yun Pala Yun Vlog Challenge. Para po yung bet nyo yung manalo sa ating Kapalay Choice Award, i-like nyo lamang po ang kanyang video na naka-upload sa ating official YouTube channel. Sa susunod na Miyerkules, ihanda nyo muli ang inyong mga tanong tungkol sa pest management. I'm sure marami ulit tayong matututunan mula kay Doc Glenn. Mga kapalay, tandaan lamang ang may alam. Magkita-kita muli tayo sa susunod na Miyerkules, alas 3 ng hapon para palaywakin ang galing. Yun pala yun!